kaya okay na yung 40. Uy, aso. Te, pabili lugaw, te. Yung plain lang na walang Ricardo. Kanin, nanay mo na lang eh. Te, pabili dito, oh. 20 lang. Nanay mo, pinili mo ba? Wala talaga. Aling matis, nakatanong ito. Malad kita. Ano yun, kuya? Shumay. Dito, kuya, magkano? Ay, 25 lang po. Thank you. Muna ha. Balikan lang kita. Bili ako ng isda. Gusto ko isda. Wow, salmon. Bakit lagi ka wala dito? Wala ka? Lagi kang wala. Ano? Isang beses lang ako mag-sumpit. Ah, isang beses lang yun? Isang beses lang siya. Pag Monday ba, andyan ka din? Ano?
Bihira naman ako hindi magtinda. Kita na kilo dito? 170. Kaya ano? 129. Sige. Siya kailang uba? Ano lang yan siya? Buo? Uy, pusit. Nga. Sa pangkulutan ng aking partner. Pati ito tayo, ihaw din. Oo, ihaw ko yan. Tapos partneran ko ng gulay. Pusa mo. Kaabang. 45. Okay. Asa po si Pupre? Kana? 170 na lang po. Thank you. Thank you. Atay. Atay. 100 lang. Para sa aso. Para sa aso ko lang yan. Ano siya? Thank you. Ay, sa aso. Sorry, sa aso. Bata, oh. Yabi. Punta na ako kay nanay. Mag-isip ako kung anong gulay ilutuin. Kuya, magkano tong gulay mo na, ano, 15? Ay, wag na lang po. Maraming pala ako dun sa bahay gulay. Alam ko ano gulayin po eh. Maya, mag-isip ako. Tambay muna ako kala nanay. Lapit lang dito sila nanay ko. Lapit lang sila dito. Hoy, pusa. Miming. Ang dami pagkain dun sa mga isda. Ano? Bakit andyan ka? Ano ka ng pagkain sa mga motor? O tinataboy mong malas sa motor? Sabi nga nila daw eh. Nagataboy ng malas yung pusa. Susi. Where's my Susi? Ay, nahulog ang aking ano. No. No, 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 no. Lagay ko siya dito sa loob ng ano lang ito. Para hindi madamihan.
Nahubog naman. Yan, dito ka. Oops. Then, lagay ko din. Okay. Okay, nana. Harap mga kamera sa akin. Tayo naman ako. Uy, paano ko pamatay yung motor ko? Ata sila. Tulog pa kayo? Alis ka, saan ka pupunta? Pahilot. Kito kailanak na yun. Oh. Ariyan. May Korean dress for sale si nanay. Maninda namin yan. Lalagyan namin siya dito. Ang mga halaman na siyang tinda oh. Sabi ko, benta na lang yan ng 20 eh. Para maging pera niya. Pera nila. Ito, mayroon din siyang ano oh. Anim na grips. Wala pang bunga. Saan ka punta, tay? Pahinot na, hindi ako makatulog sa sakit. Ha? Mama, good morning ka oh. Good morning, tatay. Sino yan? Si Tatay Ambo. Good morning. Good morning! Lakas. Bro naman lakas mo kasi. Boy, that, na. Wala, nag-video ako. Ah. Wala ka porma pa yan eh. 80 years old yan si tatay ko. Lagi yan nag-ganon ng kamay oh. Mahilig pa yan sa mga ano, burlulo. Oh, suti mo salamin mo. Ano ba yan? Kumusta kayo? Sabi mo tayo, kumusta kayo? Kumusta kayo? Give me money. Yan, diba? Lagi yung ganyan. Give me money. Bigyan mo lang 10 piso, 20 pesos yung nabigyan namin. Oy, puti. Nag-video nga ako. Inalagay ko sa ano ko, sa vlog ko. Bango naman ito, oh. Nagkatabi lang dito si nanay at saka yung kapatid mo isa. Ito? Baka sa palengke na? Ha? Anong tukan mo? Ha? Anong tukan mo?
ng anong wala nagbili ako ng ulam. Dumaan ako dito. Gising na si nanay. Ano na kasama kata? Ah. Pabili ng yelo. Pupunta ka na. Oh. At saka yung damit. Sabi mo ano? Dito oh yung ano, tangki. Sobrang laki. Uy, sinaso tulak pa niya. Hey! Kahaba mo yan. Ay, yung bala si nanay ko. Nanay, mag-good morning ka. 79 years old yan. Dalawa lang siya tatay dito. 79 years old si nanay ko, si tatay ko 80. Mag-good morning ka nanay. Good morning. Punta ka na tayo. Oh, buyet. Buyet. Ang oras ka dumating kagabi. Sino? Ito yung mga tinda ni nanay, oh. So, yun, lumaluman yung cellphone. Sige nga yun ako. Hindi ka naman marunong mag-cellphone. Puntaan mo na yung kwa mo doon. Yung? Si? Yung damay, nating hirap to. May bumili sa'yo, ah? Wala sila. May mabiyahe ang kanila. Alam mo, iglesia. Bahay ng kapatid ko to. Si tatay talaga, ano. Anay, oh. Good morning, sabi mo. Good morning. Ilongga na si nanay, pero Bicolana na siya. Si nanay Rina. Si nanay Rina, Bicolana. Sino na? Wala, ah, nag-ano ako, nag-live, ay, nag-ano ako, nag-video. Bicolana ang lahi niya, pero muwi sila sa Mindanao, doon sila nagkakilala ng tatay ko. Si tatay ko, Kapampangan. Ng kuha siya ng kamag-anak niyang ano, Ilocano. Kamag-anak niyang doktor sa Mindanao, parang inampon siya. Taga Tarlac yan siya, kaya nahiwalay siya sa Tarlac. Tatay ko, pumunta siya sa Mindanao, trabaho sa Rio Vista Hotel. Si nanay nagtatrabaho din doon. Doon sila nagkakilala. Ano nga trabaho ng tatay doon ay? Sa Rio Vista Hotel? Waiter. Ikaw? Yung assistant ng mga naga sa kusina. Rio Vista Hotel? Oo. Paano kayong tatay nagkakilala? Sa Rio Vista. Paano kayo nagkakilala? Baka kayo nagkita? Wala. Doon ko na. Pagpasok ko doon. Nandoon naman man yan siya. Nagtatrabaho. Mm. Nakakatawa nga yung kwento nilang dalawa eh. Kasi, inis na inis doon yan si nanay kay tatay. Tapos ano yung ginawa mo, nay? Yung bato mo siya ng ano? Sibuyas. Binato niya si tatay na sibuyas. Na full in love. Dito. Natramaano siya din. Akagulat ko. Akala ko. Malipong. Akala niya daw himatayin kasi tinapon daw niya na malakas si sibuyas sa kanya. Bato ko sa kanya eh malaking sibuyas. Lagi niya kasi ginaasar ni tatay, si nanay. Kaya nainis. Bicolana versus si Ilocano. Tapos ano, nag-asawa na silang dalawa. Yun. Umuwi sila sa Tarlac. Pagka anak nila, ilang anak niya sa Tarlac na doon kayo nakatira? Ha? Apat pa lang yun. Apat niya naging anak nila. Tapos ako yung, umuwi pala sila sa Mindanao. Yun, sumunod ulit si tatay. Yun sila nanirahan. Tapos yung kamag-anak ni tatay na doktor, siya ang nakatira doon sa lupain nila, si tatay. Siya ang nag-manage. Tapos, nung katagalan, umalis si tatay doon. May ibang lupa naman siya naging, ano, naging manage. Doktor din yun. Doktor din tayo, nay no? Si Tamundong. Tapos, nung dito na si, nung tagal na, pumunta dito sa Maynila ang kapatid ko. Pumunta din kami dito, sumunod na rin sila nanay, tatay, para magkasama-sama kami. Pero may mga kapatid kami sa Mindanao. Dito sa Maynila, ano kami? 1, 2, 3, 4, 5 kami, 4 kami na babae, isang lalaki, yung lalaki nasa Tarlac. Yung dalawang babae, nasa Japan.
kaming dalawa ng kapatid ko dito sa Cavite. Nung dito na kami sa ano, sa Maynila, sa Cavite, yung kapatid namin bunso doon sa Mindanao, bago lang, nakaraang buwan lang, nag-apply siya ng ano, nag-apply siya ng ano yun ay? Wow, ganda. Sarap. Nag-apply siya ng oh, may makina din si nanay, oh. Nagatahi-tahi siya. Ano ba yan? Ano yung makina mo, man? Sino ba naglagay ng kahoy nito? Ah, si Buyet pala naglagay niyan? Sira naman yung kape yan. Ano itong electric pan mo na? Hindi gandar. Mainit. Yung kapatid ko, nag-apply ng ano... Nag-apply siya ng pabahay doon sa Mindanao kasi traffic enforcer siya doon sa Tacurong. Nag-apply siya ng pabahay. Tapos nung doon na siya sa ano, Gincay, ay gin-check na sa computer. Nakita doon na may lupain siya na malawak. Eh junior 'yon ni Tatay. Tapos sabi niya bakit may lupa ako, wala akong lupa kaya nga ako nag-apply ng pabahay eh. Tapos ano nga yun, sabi niya na biglang sinabi doon sa assessor na may 2 hectare mahigit siya na lupa. 2 hectare at ilang ano yun? Square meter, 100 square meter. Na nakapangalan sa kanya. Tapos nagulat siya. Tapos tinawagan niya agad dito sa kami sa Cavite. Sinabi niya na ganun na may lupa para kay Tatay. Pero hindi nakalagay junior o senior. Kasi nung pinamana kay Tatay, hindi pa niya naianak yung junior niya. Kaya wala nakalagay na senior. Ayun. Nagulat kami na may lupa pala si Tatay na 2 hectare mahigit. Diba? Nakakagulat. Akalain mong Tatay mo, inaasar mo na, Tatay, kadami ng anak mo, 11. Wala ka malang maipamana na ano, na kahit ano man lang hati-hatiin namin. Tapos ngayon 80 years old na si Tatay, saka lang nalaman na ano, may lupa siya. Tapos kung saan-saan kami nakikitira noon, parang mga palaboy kami, nakatira pa kami sa highway, sa government property na lupa 'yun. Ngayon nga pinapaalis sa doon kasi gina-widening na eh. Kaya yung bahay namin doon ay one ko parang tinibag na ata 'yun. Doon sa kalandagan. Sa highway doon sa Kalantagan, sa Porkibanji. Tapos sinasikaso ng kapatid ko yung ano, yung lupa. Chinek niya doon kung may title. Ayun, may title nga na copy, yung original wala. Tapos tinanong niya kung ano dapat gawin. Pinabayaran sa amin yung amilyar. Hindi naman buo na binayad. Parang gin-divide siya kung ilang buwan na babayaran 'yun kasi magkano yun ay? Kabuuan ng amilyar ay? 25K? Parang 25K? 25K. Tapos-tuusin, hati-hatiin sa may magkakapatid, mabayaran yan. Kaso lang, alam nyo naman ang buhay. Lalo na ngayon, pandemic. Kaya kung pwede lang naman mabayaran ng paunti-unti, ganun na lang ang gawin. Kasi ano, marami din pwedeng paggamitan ng pera. Ano pa pwedeng gamitan. O, nagbayad kami first, bayad namin sa milyar 7,000. Ayun. At least nasa napakay Tatay na yung mapunta na kay Tatay yung ano, yung lupa na yun kasi muntik nang kunin ng ano eh ng gobyerno eh kasi walang may nag-claim. Puti na lang ano, angel ni Tatay yung junior niya. Kaya natuklasan niya. Ang nagbigay yung kay Tatay ng lupa na yun, yung kamag-anak niyang doktor. Kasi nung tumira daw sila doon, sinabihan sila ng asawa ng kamag-anak niyang doktor na diyan na kayo tumira hanggang sa mamatay kayo sa inyo yung lupa na yan. Kala nila salita lang. Eh syempre sila nanay Tatay, wala naman kaalam-alam na i-check sa City Hall o ano. Tapos yun, nalaman namin ngayon na totoo nga na gano'n na mapinamana sa kanila. Si Tatay, alam niya na may lupa daw siya, pero lagi lang niya sinasabi, alam niya may lupa siya, pero wala naman siyang hawak na titulo.
Nahawakan mo nga, Nay? Di nung kausapin ko dito, wala man tao. Ano yan? Ano yan dala mo? Almusal. Lagay mo din. Almusal. Kamuting ano. Saka ano. Alcohol mga kamuting. Uy, saging. Ay, naku. Ito na yung saging na binili ni tatay? Hindi. Binigal lang yan sa kanya nung dyan, no? Si tatay namin mahilig sa saging. Saging. Pasensya na kayo sa lamisan ng nanay ko, ha? Ganyan talaga pag matanda na. Wala nang karte-arte. Walang laman yan, eh. Walang laman. Tingnan mo siya lang yan, nag-tabas-tabas ng mga suot niya kasi may makina siya. Pero bawal na sa kanya, eh. Magsige, tahi na matagal. Doon siya nakatulog doon. Ito yung makina ni nanay. Parang ilang taon na to na yung makina na to. Karaan na yung makina na to. Sobrang karaan na to makina na to. Pero maganda pa yung tahi, ah. Ito ang nanay ko. Ito, oh, mukha nanay ko. Anay, oh, tingnan mo, maganda yan si nanay ko. Oh. Maganda, anong ganda. Oh, kahit patanda na yan si nanay ko, maganda. Oh. Nag-birthday lang to nung June. Sana si tatay. Wala tatay picture. Wala. Kain tayo. Saging. May dala ako doon almusal, oh. Dinalaan ko sila pero yung lalaki umalis. Gala talaga yun si tatay. Sobrang gala talaga yun. Pero dito lang naman sa subdivision. Dito, mamaya, yung mga ano yan? Yung mga pinggan. Nay, lagyan mo ang garter yung short niyo. Rika na yun. Yun, oh. May garter ka ba? Ubus na ang garter ko. Ano na garter ko sa kanya? Ha? Wala na yung garter. Ay, sana nagbili ako. Ako marunong din naman ako magtahi. Pag minsan, magpunta ako dito, nagatahi ako dyan. Pag may mga putuli na short, ano. May lagay mo na ito? Lagay mo na dyan. Thank you. Yan ang pusa, nag-iiyak. Yung aso, iyak na iyak sa labas pag dumadating ako kasi alam niya may dala akong pasalubong sa kanya. Lagyan mo ni Yug, Nay. Ilan na lang lipin mo, Nay? 1, 2, 3, 4. Apat na lang? Hindi ka nagpapustiso? Wala ka na talaga nagbalak papustiso. Si tatay ko. Pustiso ano? Ni tatay mo, hindi nga nagagamit, eh. Si tatay may pustiso yan. Kasi nung pumunta siya sa akin sa Marikina, nung doon pa ako sa Marikina, nag-upa. Nabantayan niya yung anak ko, yung baby pa. Siya ang nag-ugoy-ugoy ng duyan doon. Kasi up in down yung bahay, sa baba yung ano kusina, sa taas yung anak ko. Doon siya may duyan. Walang magbantay. Kaya sabi ko, tatay, tay, punta kayo sa Marikina. Kaya-kaya pa yun ni tatay magbiyahe. 2014 yun. Medyo bata-bata pa siya, kaya pa niya magbiyahe sa train. Inatid lang siya doon ng ano, tingnan mo upo, nanay ko, Bicol na upo. Oh. Ano, inatid siya ng pamangkin ko, nag-train lang sila. Pero sabi ng pamangkin ko, hirap si tatay isakay sa train kasi ano, tagal mag-akyat sa hagdan. Sabi ko, hayaan mo na ganyan talaga yung ano, matanda. Siya ang nagabantay, sabi niya yung asawa ko. Tay, anong gusto mong, ano, gift ko sa'yo? Dabing tatay, gusto ko magpupustiso.
Pinasukatan namin siya ng postiso. Taas baba. 7,000 yun yung postiso ni tatay. Ayun, ang gift sa kanya na asawa ko kasi nabantay niya yung baby namin. Tapos syempre binigyan din namin siya kahit paano ng pera. Kaso lang, bihira lang yung suotin yung postiso niya. Lalagay niya dun sa, ano, sa rep. Minsan nga pumuntayan siya sa Tarlac eh. Nagayin sa bag niya, may aso doon. May mga aso yung, ano ko. Ano yan, tinahi mo? Ginawa ko si Kikin lang yun. May mga aso doon yung kapatid ko. Tulog si tatay. Hinalungkat ng aso yung bag niya kasi bukas. Naku, yung postiso ni tatay, dala-dala ng aso. Buti na kita, kita ng kuya ko. Ano yung upo ng Bicol na yan, man? Masakit ang paapoy. Oo. Ang anak ni nanay lahat, kaming magkapatid 11. 11 kami lahat. Pangsyam ako. Ako lagi dito nagadalaw sa kanila kasi ano, malapit lang naman ako dito. Tsaka nagamukaw ako. Yung isa kong kapatid kasi na babae, ano, laging nahihilo. Noong nag-edad siya ng 40, laging na siyang nahihilo sa mata niya, sa astigmatism yung mata niya. Mayroon din ako. Tapos ano, may acid siya. Lagi nag-atake yung acid niya. Eh, mataba nga siya ngayon eh. Nabihan ng doktor na mag-diet siya kay ano. Pag marami siyang kain, hindi siya makahinga. Minsan yung nasama ko siya dito pag hindi masama yung pakiramdam niya. Motor kami. Pero hindi ko siya madala sa palengke. Pinapaiwan, nagapaiwan siya ito kila nanay. Kasi nahihilo doon siya doon pag maraming tao na nakita niyang gumagalaw-galaw. Yun. Lagi ko siya ginadalo ito. O, may ulam pa kayo, Nay? May tira pa yung binili kong... Meron ba dyan? Akala ko kasi wala na kayong ano, ulam. Huwag ka nagapunta sa palingki, Nay, ha? Kadaming tao sa palingki. Alam mo naman, mahina yung... Ayaw nila magpa-vaccine, eh. Ayaw daw nila...